So, hello sa inyo mga kapaps, no? Today's video is gagawa tayo ng panibagong topic, no? Mag-install na weight sound card sa ating computer. Kasama na lang ang ating microphone condenser. Kung nakikita nyo, itong microphone condenser na to, ito yung gamit ko ngayon sa pag-record any sa music. No? So, punta muna na tayo sa V8 sound card. No? Ano yung features nun? Ano yung mga effects? Mamaya papakita ko sa inyo at tuloy na tayo sa V8 sound card. Ito yung sound card natin. No? Itong sound card na to ang gagamitin natin, no? Para magkaroon ng effect ang ating microphone condenser. So, makontrol din natin yung lakas at hina ng ating microphone. And then, sa music, ito rin po ang kukontrol dito. So, sa ano nito, titingnan natin ang ating features ng ating V8 sound card. So, tingnan natin muna ang likod. So, sa likod na to ay may dalawang live 1. Live 1 at live 2. So, sa live 2, live 1, pwede kabit dyan yung camera na ipang-record nyo. And then, yung accompany instrument. So, dito ilalagay mga live o kaya magigitara kayo. And then, o kaya yung sound ng inyong device like cellphone and computer. So, diba na yung charging? Itong charging nyo to, ito yung magbibigay power sa ating V8 sound card para mapagana natin ang nandito sa harap ng mga pindutan at pihit-pihit na tong sound volume or echo. No? Kita natin yung echo. Sunod naman ay yung earphone speaker. So, headset. So, same lang naman yan. Pwede nyo ilagay dyan yung headset na gagamitin nyo. Like this. Like this. Ito. Yan. So, itong headset na to ang gagamitin nyo pang record ng ating sound. Titingnan natin kung tama ba ang ating mga timpla. Next naman ang ating condenser mic. So, dyan ilalagay yan. Yung nabili natin condenser mic sa V8 kasama sa bundle, dyan ilalagay yan. Ang port niya ay RCA. Next ay dynamic mic. So, dynamic mic, ito yung natural na nakikita nating mga cord na ang dulo ay yung pang mic talaga na kung saan, kung pwede kayong gustong mag-video o kaya sa inyong mga device like cellphone or computer. Kung gusto nyo mag-record, pwede itong gamitin, dynamic mic. Susunod naman itong ating nasa harapan. So, napakaganda niya. So, pwede nyo hinaan yung tremble, bass. Ito yung record, music, monitor. So, itong monitor. Yan, baba lang muna natin. Ito ang power. So, dinan lang to. So, pag dininan nyo yan, lalabas yan. So, after madiin niya. So, yan. Actually, nagana siya. Una, pag binili niyo to, hindi po ito naka-charge, no? So, ito naka-charge na kasi ginamit ko na siya. Patayin lang natin. Yan. So, may natin pag-usapan ang mga effects. Next naman ay yung mga cord na gagamitin natin. So, itong cord na to, mga kapaps, itong cord na to ay ito yung sound card. Sound card adapter na pwede nating magamit sa ating sound card V8, no? Itong adapter na to is USB port. So, ilalagay nyo lang yan sa PC nyo. And then, itong cord na to ay para dito sa ano na to? Sound card adapter. So, ilalagay nyo lang dito sa mic. No? Dito sa mic. Itong mic na to. Yan. No? After nyan, punta tayo dito sa ating likod. So, ilalagay natin siya sa accompany instrument. So, dito kasing accompany instrument. Dyan na magmumula ating sound. Sound sa computer, sound sa cellphone. No? Next naman, itong charging. So, like Android cord naman siya, no, mga paps. Kaya wala na kayong problema. Like Android port na siya. No, kita niyo. Ito. Yan, so Android. Lalagay natin siya sa likod.
Yan. So, yan. Hakapit na natin. So, ito yung muna yung charging natin para mapagana ang ating V8. So, next naman nating condenser. So, ito yung ating condenser, no? Mga kapaps. Kakabit natin sa likod. Yan. So, nakabit na siya sa condenser mic. Next naman ay ating monitoring. So, itong monitoring na to, ito, itong headset na to, natin lagay sa V8. Lagay natin dito sa earphone. Earphone part. Yan. So, nalagay na natin siya. Ito na siya ngayon. So, after nyan, pagganahin na natin. So, ito mga kapaps, no? Kakabit na natin siya sa computer. Yung dalawang kinabit natin, isang charging at saka isang sound card USB port adapter, no? So, lalagay lang natin siya dito. Para mapagana natin siya at makonnect na siya sa computer. So, kailangan ilagay muna ang charging, no? Para mag-connect yung ating V8. So, open muna natin mga kapaps, no? I-open muna natin to. So, yan. Pag naka-open na siya mga kapaps, so, isa-setup pa natin siya sa ating computer. So, mga kapaps, no? Ngayon, setup natin siya sa ating computer. Yung V8 sound card. So, makikita nyo yan sa inyong settings na inyong computer. So, una muna, pumunta tayo dito. Yan. So, ngayon nakakonnect ako sa MV CI icon B1 USB audio. So, ito yon. Ito yung name ng ano natin na V8 sound card natin sa pagkinabit na ito sa ating computer. Pumunta muna tayo sa sound setting. Open sound settings. And then, may makikita kayo dito. As you can see, nagpipick yung aking microphone. So, ito yung gamit kong microphone ngayon, yung microphone condenser. Pumunta tayo sa sound control panel. After na pumunta tayo sa sound control panel, makikita nyo to, yung part na dito. So, nakakonnect ako sa speakers, no? Pag may nakacheck na yan, ibig sabihin nakaset default na yan at na-apply na yan. Sunod naman sa recording. Sa recording, nakikita nyo nagpipick na to, no, mga kapaps. So, pag nagpipick na yan, ibig sabihin gumagana na yung microphone condenser nyo. At ngayon nga ay gamit ko. So, ito. So, i-apply nyo lang yan. As you can see, naka-set default na siya at apply na siya. So, naka-disable to sa aking microphone dito sa webcam. Para gumana ang aking microphone condenser. So, okay na siya. Naka-set up na siya. Okay lang natin. So, back lang natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga kapaps, yung ating effects. So, mga kapaps, yung effects nga ng ano natin, no? Ito, makikita natin dito. Oh, ayan. And cheer. Embarbas. Gan. Despise. Debut. Debut. Kiss. Song 1. So, may mga ibang features na siya. Songs 2. Pay attention. Clap. At laugh. So yan, nakikita natin. Yan po yung lahat ng ating features. Banda ditong effects sa baba. Sunod naman ang ating ano. Kung paano magpipitch, mag-ibang ating pitch ng tone sa vocal. Itong pitch. Yan. So yan, magboboses babae ka. Hello? Ayan. So, ayan. Nagbaboses babae ka. Nakikita natin, you know, nagbaboses babae ka. Padaman yung magic. So, pindutin lang natin itong pitch band. After maklik yung magic. Yan. So, malalim yung boses natin, no? Mga kapaps. Nakikita naman natin.
mas dumalim yung boses ko. Next ulit natin yung pitch. Yan, nagboses, ano tayo? Chipmunks, yan. Ito natin, yan, mas dumalim pa, no? Mas dumalim yung boses. Hello, yan, pumalik na siya sa dati. So, disable lang natin yan. Yan. O, so, balik na tayo, no? Eto, hindi ko alam eh. Wala nang nagbago sa aking, ano, boses. MC, yan. Medyo parang nasa, ano, tayo, no? Nasa stage. Yan. So, yan. Inap ko muna lahat. So, treble. Papatasin yung treble ng iyong mic. Yan. Mas lumalakas yung treble. Sunod naman tong bass. So, pag mataas tong bass, pag tinanggal natin to, wala, yan, walang masyadong effects. Yan. So, yan, mas maganda siya pag may bass. No? Tong record, okay lang kahit pag na to, dahil gumagamit ako ng OBS para sa recording. So, naman itong music, no? Itong music, papakita ko sa inyo kung paano siya mapagana. So, punta lang tayo ulit dun sa ating computer. Tayo sa YouTube, try natin yung music. So wala siyang song, di ba? Ay, nako! Nagugutom na naman ako! May handang inihaw, lechong manok, at istang pirito! Siyempre! Yan. Kaya kung magbibideo okay kayo, pwede yan. Tala natin. Yan. So... Music, ito yung music. Control ng music. Next naman yung monitor. So sa monitor, papalakasin yung sound mo. Sa lahat nitong device. So ito yung monitor na pwede nyo palakasin o pahinain. No? Sunod naman itong mic sound, ito. Ito yung nagko-control sa mic. So pag tinanggal ko yan, so yun, diba, nawala. Paps, no? Kasi binaba ko siya. Pag tinodo natin, mas lalakas yung sound ko. Next naman yung echoing, no? Kung gusto magkakanta kayo, mas maganda. Mas malakas yung echo. Yan. So parang nasa studio kayo. Yan. So maganda to. So maganda ang gamitin din. Pang-record ng ating awit. So yan lahat mga kapaps yung features ng ating V8. No? So makikita nyo naman. So mga kapaps, ito lang muna lahat, no? Yan na ang lahat ng features ng V8. So na-install na natin yun sa computer. Pwede nyo nang gamitin yan pang streaming. Kung gusto nyo i-control, no? Basta make sure nyo lang na nakaset up siya dito sa sound settings. Sound settings palagi, no? I-check nyo yan mga kapaps. Doon lang yan nakaset sa ating computer, set nyo yan mabuti. No, i-disable yung nasa webcam para hindi siya mag-interrupt at magamit nyo ng maayos. Salamat sa panonood mga kapaps!